So, suame ang tawag. Suame pala siya. Eh, no, may seeds-seeds pa nga ito. Ay, wala na, lumipad na. So, kapag nag-crack yung kanyang, ano, yung shell ng seeds, nag-burst yung mga seeds sa ground. Tapos, pusa lang sila. Tutubo. Pero, mahal pala siya from Singapore. Ano yun, Ben? Talagang nandiyan na yan siya? Kami ang nagdidikit sa kanila one by one, ma'am. Bali po, behind all of this, meron tayo, may supplier tayo nitong mga piupa. Part ng entrance fee ninyo, may share po ang mga breeder natin. So when we say breeder, sila po yung mga nagpaparami ng butterfly, mga farmer ng butterfly. May malaki na siya. Pero may mga permit po sila na mag-breed ng butterfly. So yan po, nag-spread na yung wings niya. Masama na siya. Yes ma'am, maganda po yun ang wings nila pag nag-spread, kulay orange po ang kanilang itsura. Mas makulay po ang lalaki kaysa sa babae. Talaga? Ah, doon mo siya madidistinguish kung babae o lalaki. Ayan. Ay, so, lumad na siya. First fly na yun. Hi, goodbye. Hi and goodbye. So, sa butterflies, karamihan sa lalaki makulay at babae yung medyo malalaki ang size. Nakikipag-mate po sila sa kapwa din lang nila na butterfly na species po. Kala ko pati sa butterfly may ganun. Pero po may bisexual din po sa butterfly. Kapag ang wings daw po ng butterfly ay malaki at maliit. So, yun yung mga bisexual sa kanila. Ah, talaga? Malaki ang kabila. Akalain mo yun hanggang sa ganun meron. Yeah. Bakit pa? Ano katitid? Itong katitid, ma'am, hindi siya o yung insect na parang ano, tipaklong. Yan po ang maiingay kapag gabi, yung pulik-pulik na sinasabi. Kapag hapon, di ba, may maiingay alas 6, alas 7. Kaya po nag-create ng sound ang katidid. So, yun po yung way ng mga lalaki to attract babae. So, mga lalaki lang po sa kanila ang maiingay. Diyos ko, ganito, Bina? Diyos ako, kamag-anak na sila ng grasa.